Magandang araw po. How to train puppy first time on leash? Yan po yung mga tinatanong sa akin lagi ng mga nagme-message kung paano daw po nila tuturuan yung kanilang mga tuta first time. Dahil first time, mahirap po yung turuan talaga. Kaya ito po ang problema nila kung paano nila tatalian yung aso nila at ilalakad. So, puppy first time on leash. So, in this video, papakita ko po sa inyo, ituturo ko po sa inyo, one by one, kung paano ite-train yung mga tuta first time on leash. Bago natin simulan yung training, syempre, kailangan may mga iyahanda po tayong gamit. Syempre, ang tanong, anong po bang gamit o ano-ano bang gamit ang pwede natin ihanda sa dog training o yung pagte-training natin ng mga tuta yung first time on leash. Syempre, unang-una, gumamit po tayo ng leash na gagamitin natin sa ating mga tuta. So sa akin, pag tuta ang tine-training ko dahil first time nila, ang gusto kong gamitin leash is yung ganito. Ayan. Yung hindi siya masyadong nasasakal. Dahil first time nga nila, kailangan maluwag yung tali at hindi sila masyadong napipressure. So, gantong leash ang ginagamit ko. Ayan. At saka, may isa pa tayong pwedeng gamitin leash. Leash and choker, katulad po nito, pang mga small dogs din. Ayan. Leash. At saka, gumagamit din po ako, guys, ng squeaky toy or squeaky ball. Tulad nito. Dahil squeaky ball at squeaky toy tulad nito ay pwedeng makamotivate o maging alert yung mga tuta habang ginagawa natin yung training sa kanila. Dahil unang-una, pag may tali na po sila or leash na nararamdaman nila sa leeg, nadidistract na po sila at hindi na po sila lumalakad. So gagawa po tayo ng paraan, gamitan natin ang mga squeaky toy na ganito or squeaky ball na katulad po nito. Okay. At saka isa pa po, guys, gumagamit din ako ng treats or bait para kada gagawa sila ng tama sa training na ginagawa ko sa kanila, ay binibigyan ko sila ng treats. Katulad po ng ito. Ito pong treats na ginamit ko ay atay ng manok. Okay. Ito pong atay ng manok ay mabangong mabango po sa kanila. So, pag binibigyan ko sila nito habang lumalakad, ginaganahan yung tuta na lumakad. At hindi niya iniisip na magte-training sila. Okay? So, guys, for the meantime, ito yung kailangan nating ihanda sa dog training na gagawin natin. Okay. Saka syempre, ang huwag nyong kakalimutan, ito ang pinaka-importante. Huwag nyo pong kakalimutan yung aso. Dahil may mga gamit na po tayo, kailangan meron po tayong asong ititrain. Hindi lang puro gamit. Kailangan may aso din po. So, ano pang hinihintay natin? Kunin na natin, guys, yung asong ititrain natin. Okay, guys, kukuha na tayo ng tuta na ite-train natin. At itong mga tuta na ito ay 10 weeks to 3 months old. Kaya ito, magandang simula ng training itong mga gantong klase, gantong kabata ng mga tuta. Okay, pili na tayo ng tuta. Ito, guys, si Stella. Yan. 10 months old, 10 weeks old na puppy French bulldog. Isa siyang pied collar. Pied collar si Stella. Yan. And babae siya. Yan. Kita niyo naman.
kung gano'ng kaganda si Stella. So guys, ito yung tuturuan natin ng first time on leash. At ipapakita ko sa inyo kung paano siya i-training with leash. Yan. Okay, ito na si Stella. Okay. Wait lang, wait lang. At ito na. Okay, okay, okay. Wait. At ito, guys, lalagyan na natin siya ng leash. Ayan. Yan, yan. Kita nyo naman. With leash na siya. Okay? And squeak ball. Okay? Okay? Tara na. Tara na. Ready na tayo sa ating training. Okay, Stella? Ready ka na ba? Game! Game na! Sa unang araw ng training ng inyong mga tuta, you have to relax. Take your time and bonding kayo ng mga tuta nyo. Enjoy the moment with your puppy para hindi siya magsawa sa training na gagawin nyo sa kanila. Dahil first time nyo pong magte-training, unang-una, yung mga aso o yung mga tuta, hindi pa sanay na may tali sa leeg. So, unang-unang gagawin ng mga tuta, pag may tali sila sa leeg, kinakamot po nila yan. O kaya, hindi sila lalakad. O kaya, iikot sila ng iikot. So, yung video na yan sa nakikita nyo, bonding moment lang po muna kayo. Kita nyo, may squeaky ball or squeaky toy na gamit. Ihagis nyo lang po yung ball, squeaky ball. Hayaan nyo pong sundan lang niya kung saan pumunta. Pabalik-balik lang po kayo, paulit-ulit lang po kayo. At makikita nyo, susundan niya yon. Babayaan nyo lang po siya. At tatandaan nyo, laging pong maluwag yung leash sa leeg niya. Huwag nyo siyang masyadong i-pressure. Huwag nyo po siyang piliting sumama agad na may leash. Babayaan nyo lang po na maluwag. Konting ramdam lang po ng leash sa kanya. Yung hindi naman siya nape-pressure. Basta paulit-ulit, himasin nyo, sabihin nyo sa kanya, good dog pag sumusunod siya sa inyo ng tama. So, ganyan lang po. Paulit-ulit lang. Yan. At tatandaan nyo po guys, yung mga tuta na tinetrain nyo, kailangan lagi silang happy. At para maging happy sila, siyempre kailangan pag sumunod, himas, himas, and say good dog, good boy or good girl, o tawagin nyo yung pangalan niya. Yan. Okay. Yung ganyang klase ng training, first time on leash, yun yung start ng training, ay pwede rin po sa iba't ibang klase ng aso. Hindi lang po yan sa French Bulldog. Pwede rin po sa iba't ibang klase ng aso. Basta, bonding moment lang po sa umpisa ng training. Babayaan nyo po kung saan siya gustong tumingin. Yan. At kapag nag-train po kayo, first day ng training, bigyan nyo lang po siya ng mga 5 minutes, 10 minutes training. Yun lang po yung gawin yung session sa kanya. Para po wag siyang matroma o ma-pressure sa training. Dahil pag nakita niya na training lang yung ginagawa nyo, maiinip po siya at mahihirapan kayong i-train siya sa susunod na session nyo. So, laro lang kayo yung sa mga susunod na araw. Bigyan nyo uli siya ng session na ganun, 5 to 10 minutes. Hanggang sa lagi-lagi nyo siyang tinetrain at nakikita nyo, at makikita nyo ang resulta na nag-i-improve siya. Basta everyday training, gradual na matututo siya. Hindi po siya matututo ng first day lang. Okay? Yan. Laro-laro lang po kayo ng inyong alagang tuta.
maraming salamat, guys, sa panonood nyo ng video na ito. I hope na may natutunan po kayo. At sana po malaki ang maitulong nitong video na ito sa pag-aalaga nyo ng aso. Kaya, guys, huwag nyo pong kalimutang mag-like and subscribe my YouTube channel. Para po sa susunod kong video ay magkita-kita po ulit tayo at maging updated ka para yung mga video kong gagawin ay mas makabuluhan at mapanood mo. Kaya guys, marami pong salamat sa panonood. Hanggang sa muli po, marami pong salamat.